Magandang umaga po. Nagsimula na ngayong araw ang paggunita ng mga Muslim sa Ramadan. Pasado alas 4 kaninang umaga sa Golden Mosque sa Quiapo, Maynila, sabay-sabay na nagdasal ang ilan nating kababayan. Simula na rin ang kanilang pag-aayuno na bahagi ng kanilang tradisyon. Marami rin ang maagang nagdasal sa mosque sa Lawag City. Dalangin nilang matapos ng pandemya at magkaroon ng mapayapang eleksyon. Ipagpapatuloy ng gobyernong special COVID vaccination days ngayong Abril para mas mapaigting ang bakunahan kontra COVID. Ayon po yan kay National Vaccinations o Vaccination Operations Center Head, Health Undersecretary Mirna Cabotaje. Gagawin ito sa mga piling lugar na kailangan ng espesyal na tulong para mapataas ang kanilang vaccination rate. Nauna nang ginawa ang ganitong strategiya nitong Marso. Muli ring nagpaalala si Cabotaje na mahalaga ang booster dose para mapalakas ang proteksyon ng bakuna. Sa mga susunod na oras, posible nga pong pumasok sa Philippine Air Responsibility ang isang low-pressure area. Namataan ang pag-asa ng nasabing LPA sa layong 1,780 kilometers silangan ng Mindanao. Sa mga susunod na araw ay posibleng lumapit at makaapekto ito sa ilang bahagi ng bansa base sa wind forecast ng Metro Weather. Sa ngayon, tail end ng frontal system ang nakakaapekto sa Northern Luzon habang Intertropical Convergence Zone ang umiiral sa Visayas at Mindanao ayon sa pag-asa. Yan ang may init na balita sa oras na ito. Ako po si Sanima Refran, buong puso para sa Pilipino. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.